Jack the Ripper ang kinakatakutang Whitechapel murderer. Sino nga ba siya? Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo ng subscribe button, i-like ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Taong 1888, London. Kinakatakutan ng gumagalang hindi tukoy na tao na sunod-sunod na kumikitil ng buhay sa paligid at maging sa loob ng Whitechapel District ng London. Base sa parehong criminal case file at contemporary journalistic account, kinilala ang unidentified killer at tinawag itong Jack the Ripper. Lubos na kinatakutan dahil sa pamamaraan nito ng pangbibiktima. Tinatawag din ang Jack the Ripper ng Whitechapel murderer dahil ang mga biktima nito ay pawang natagpuan na wala ng buhay sa paligid at maging sa mismong Whitechapel District ng London. Tinatawag din itong leather apron dahil pinaniniwalaan na may suot na leather apron ang Jack the Ripper sa tuwing ginagawa ang pagpaslang. Pinagtibay ito ng matagpuan ng isang leather apron sa isa nitong naging biktima. Ang mga biktima ng Jack the Ripper ay pawang mga babae na nagbebenta ng aliw sa tabi ng kalsada ng East End of London. Tinatayang may kakaibang estilo ang Jack the Ripper. Ang mga biktima nito ay maayos na tinanggalan ng mga laman loob at pawang may gilit sa kanilang mga leeg. At ang mga hiwa sa katawan ng mga biktima ay napakalinis dahil dito iniisip ng mga nag-iimbestiga sa mga serye ng pambibiktima ng Jack the Ripper na ang Jack the Ripper ay isang butcher. Napansin ng investigador na ang estilo ng pagtanggal ng internal part ng mga biktima ay masasabing aral sa ganitong gawain ng gumagawa nito. Napag-alaman ng mga otoridad na ang Jack the Ripper ay may alam sa anatomical or surgical knowledge. Tinatayang nagsimula ang pagbibiktima ng Jack the Ripper noong April 3 taong 1888 sa bansang London. Ang mga panahong ito, lobo ang populasyon ng London, particular ang East End of London, dahil sa dami ng tao ang illegal na pumapasok sa bansang London, bagamat may pumapasok din naman sa legal na paraan. Dahil dito ay lumaganap ang kahirapan dahil sa kakulangan ng trabaho. Dahil sa kahirapan ay masasabing laganap ang krimen, tulad ng pagnanakaw, maging ang pagkitil ng buhay, at pangkaraniwan na lang ang pagbebenta ng aliw. Ang mga biktima ng Jack the Ripper ay tinatawag na Canonical Five. Sila ay si Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes at Mary Jane Kelly. Sinasabing hindi lamang limang natagpuang walang buhay o biktima ng pagpatay, pero ang Canonical Five lamang ang kinukonsidera na biktima ng Jack the Ripper dahil sa parehong estilo ng pagkitil sa Canonical Five. Ngunit may nagsasabi na umabot ito sa 11 ang nasawi na inuugnay sa Jack the Ripper. Dahil sa sobrang init ng balita na tungkol sa Whitechapel murders, ang mga pulis maging ang media ay maraming natanggap na sulat patungkol sa Jack the Ripper. May mga nakasaad sa sulat na sinasabing sila daw ang Jack the Ripper na mahirap paniwalahan dahil sa dami na nagsasabi na sila ang Jack the Ripper. Marami din sa mga sulat ang nagsasaad na alam daw nila kung sino ang Jack the Ripper at kung nasaan ito at paano ito mahuhuli. Ngunit ang ganitong mga pangyayari ay lalo lamang nakakagulo sa investigasyon dahil sa halos lahat sa mga sulat ay walang katotohanan at bunga lamang na pangluloko. Sinasabing kagagawan ito ng mga media para lalong uminit ang balita tungkol sa Jack the Ripper. Pero may mga sulat din naman na pinaniniwalaan na totoong sinulat ng Jack the Ripper. Ito ang Dear Boss, Saucy Jackie Postcard at ang From Hell. Ang Dear Boss ay sinasabing isa sa mga sulat na galing sa Jack the Ripper. Ito ay may nakaakdang petsa na September 25, 1888. Nakarating ito sa Scotland Yard noong September 29, 1888. Sa una ay inakalang isa na naman panloloko ang nasabing liham. Ngunit noong matagpuan ang katawan ni Catherine Eddowes, 3 matapos ang postmark ng liham, ay napatunayan na galing ito sa Jack the Ripper dahil may bahagi ng liham na nagpapatungkol sa putol na tenga na akma sa nangyari kay Eddowes.
Nakasaad dito ang pangalan ng mayakda ng sulat. Ito ay Jack the Ripper, bagay na kung bakit tinawag ang salarin ng Jack the Ripper. Base sa mayakda na ipapadala daw ang nasabing tenga sa pulisya, bagay na hindi nangyari pero bagamat ganoon ay malaking paniniwala ng mga otoridad na si Jack the Ripper ang sumulat ng Dear Boss. Ang Sausage Jack. Ito ay may postmark na October 1, 1888 at natanggap sa parehong araw ng Central News Agency. Ang estilo ng pagsulat ay pareho sa Dear Boss. Dito ay nabanggit ang tungkol sa Canonical 5. Ang From Hell Letter. Ito ay kakaiba sa Dear Boss at Sausage Jack. Iba ang estilo ng pagkakasulat. Ito ay natanggap ni George Lusk, leader ng Whitechapel Vigilant Committee noong October 16, 1888. Ito ay nakita niya na nakalagay sa isang box kasama ang kidney na na-preserve gamit ang ethanol. Si Catherine Eddowes ay tinanggalan ng Jack the Ripper ng kidney. Pinaniniwalaan na ang kidney na nasa box kasama ang From Hell Letter ay kidney ni Catherine Eddowes. Nagdahan ng mahabang panahon ngunit walang sino man ang nakakakilala sa Jack the Ripper. Maraming naging suspect pero walang napatunayan ni isa sa kanila, maging ang pambansang bayani natin na si Jose Rizal ay inuugnay kay Jack the Ripper. At yan ang pag-uusapan natin sa susunod nating video at aalamin natin kung sino ba talaga ang Jack the Ripper. Sa ngayon hanggang dito na lamang muna. Thank you for watching.